So what's up mga kapoultry and welcome back to my channel. So mga kapoultry, yun na nga po, good morning and then welcome. And ngayong araw na po is tapos na po yung pag-harvest natin. Nakita nyo naman last episode. Kung nakita nyo, ilagay ko lang sa link ang last episode nito. Natapos na po yung pag-harvest ng ating poultry. And then, ngayon po is maglilinis na tayo. So, tatalakayin natin ngayong araw kung paano maging odorless or walang baho yung ating poultry or yung mga ipot. Kaya ngayon sa ilalim, papakita ko sa inyo. Kakatapos lang namin kahapon mag-harvest, ngayon is lilinisin na namin sa ilalim. So papakita ko po sa inyo yung mga ipot, kung gaano sila katuyo at bakit siya ganito katuyo. And then wala siyang amoy tsaka less salangaw. So ngayon po mga poultry, tara. So nakikita nyo dito mga kapoultry, ito yung ipot po namin mga kapoultry, is sobrang tuyo. So kita mo mga kapoultry, hinahawakan ko lang. Take note ha, kahapon pa lang kami natapos mag-harvest, pero ganito po yung ipot namin, napakatuyo, walang baho tsaka walang may langaw pero konti lang. So ganito po mga kapoultry. So ang ano dyan is good management lang. So dito ka, dito tayo, G, sa hindi pa nalinisan, dito. Dito, mga kapoultry. So, kita nyo mga kapoultry. Dapat kito, G. Ito. Oh. Mga kapoultry, oh. Tingnan nyo. Masyado siyang tuyo. Para lang siyang lupa, mga kapoultry, oh. So yun mga kapoultry, ngayon is lilinisan namin to ni Binjan at saka ni EJ. And then papaalam ko sa inyo mamaya kung bakit siya ganito katuyo yung ating poultry, yung mga ipot. Ganito siya katuyo and then wala siyang amoy, hindi mabaho and then wala masyadong langaw. So papaalam ko sa inyo mamaya, kaya kick! Hey. So ngayon mga kapoultry is naglilinis na si Binjan at si EJ. And then tutulong ako mamaya. Videohan ko muna sila. Ganito po mga kapoultry, oh. Yun po yung mga ipot namin. Sobrang tuyo. Wala masyadong langaw, tsaka walang amoy. Yun mga kapoultry, para lang lupa. Yan si Binjan, smile dyan. Tutulong ako mga kapoultry ha. Onhan po ako dito mga kapoultry, tumutulong talaga ako, pero videohan ko muna sila. Yan si EJ. So hanggang dito pa lang yung natapos namin, nila. And then yung mamaya din, then isasaking namin to, tapos bibenta, may kukuha po nito, bibili. So kahit yung ipot po mga kapoultry is napagtitirahan pa po natin. Yun po yung mga ano sa expenses natin dito. Ito po, ito po yung tatapal sa mga expenses natin dito, itong mga ipot na to.
Tsaka yung mga sako din mga kapultris, binibenta pa natin. 10 piso per piraso kasi malalaki yun eh. Sa iba is, ano yun? Tag 12 pesos pero sa atin is 10 piso lang. Kung gusto nyo po ng sako, pwede nyo po akong i-comment dito sa baba. Yung, sa Davao del Sur lang po. Pwede nyo pong mag-comment sa akin para kung gusto nyo bumili. Tsaka pati din sa ipot, kung gusto po ninyo bumili na sa ipot, comment nyo lang po sa baba. So mag-message ako sa Facebook or sa Messenger. So yun mga kapultri. Kaya see you mamaya, papaalam ko sa inyo anong mga diskarte natin dito or strategy para maging ganito yung ipot natin, hindi masyadong mabaho, ay hindi talaga siya mabaho, hindi masyadong may langaw. Ito po yung poultry natin na odorless and then less flies. So yun po mga kapultri, see you mamaya. I-explain ko sa inyo mamaya. Kaya, bye bye. So yun na nga po mga kapultri. Ngayon is ituturo ko sa inyo kung paano po namin naging ganito yung ating mga ipot, hindi mabaho tsaka less langaw. Disclaimer lang po is ito po ay experience lang po namin din, ito po yung ginagawa namin and then effective naman siya, napakaganda. Walang cost po, hindi niyo na po kailangan bumili ng anti-odor, anti-langaw na mga bilihin. Ang kailangan lang po natin is pinakauna, good management. Kailangan po yung mga broiler natin hindi magkasakit. So kaya nga bibigyan natin sila ng mga vitamins, mga treat, mga antibiotic, prevention para sa kanila para hindi po sila magkasakit. Kasi po pag nagkasakit yung ating mga broiler, yung ipot po nun is basa. Pag basa po yung ipot, dada po yun, pupunta yun sa ilalim ng ating broiler house. Pupunta dito sa baba and then basa, pupuntahan talaga ni langaw yun. Pupuntahan po yun ng langaw and then mangingitlog si langaw doon. And then magkakauod. And then, yun, magiging langaw naman siya ulit din. Dadami sila. Yun po yun. Pinakauna po yun. Good management. Kailangan hindi magkasakit ang ating mga broiler chicken. And then the next po is ang pinaka the best po talaga na pamamaraan is yung ano natin, yung planggana is, di ba, hinuhugasan po natin yon. Huwag po nating itapon doon sa ilalim yung mga planggana natin. Itapon talaga natin doon sa gilid ng ating poultry. Basta hindi po dapat itapon sa ilalim. Kasi po, nababasa po yung ipot. Ganon din yung proseso. Dadapo na naman si langaw, mangingitlog doon. And then dadami yung langaw. Ganon po yung proseso. Yun po, pinakasimple lang na proseso namin. So, wala ka po talagang bibilhin na ano pa or iba man. Yun lang po, pinakasimple. Kaya ito po yung langaw. Ito po yung ipot namin, mga kapultri. Tingnan mo dito. Oh, napakatuyo po niyan. And then, biruin nyo po, kahapon lang po natapos yung harvest namin. So, ngayon is, nilinis na namin agad. So, yun. So, yun po mga kapultri, sana po is meron din kayong natutunan sa araw na to. And then, hopefully, pakilike na lang din po ng channel na to. Kasi malaking tulong po to sa ating maliit na YouTube channel. And then, pakishare na lang din po. Then, syempre, subscribe. Tapos i-hit po yung bell dyan sa gilid para po updated po tayo sa next natin ng mga episode. Salamat po. See you sa mga next episode natin mga kapultri. Kaya, bye-bye! Watch and learn!